Hello mga ka-ideal! Welcome back to my channel again. Ayan, nandito na naman ang inyong Ate Jen para magbahagi sa inyo tungkol dito sa ating relasyon sa isang lalaki. Lalong-lalo na itong topic natin ngayon ay napakahirap talaga kasi ito yung LDR or Long Distance Relationship. Alam naman natin na ito talaga yung pinakamahirap dahil magkalayo tayo or malayo tayo sa ating minamahal. Kaya sasabihin ko sa inyo yung tatlong bagay na kailangan sa isang matagumpay na LDR or Long Distance Relationship. Pero bago po yan, kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, at ngayon ka pa lang nakabisita, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and of course hit that small notification bell para updated ka na rin sa lahat ng mga bagong video or topic ko dito sa aking channel. Kaya huwag mo pong kalimutang mag-subscribe and of course, ayun, dito na tayo sa ating topic tungkol dito sa isang matagumpay na long distance relationship or LDR. Ito talaga yung pinakamahirap. Sabihin ko sa inyo kung paano nga ba maging isang tagumpay ang isang relasyon kahit tayo ay nasa long distance relationship. Kaya sasabihin ko sa inyo right after this one. Ayun, nandito na talaga tayo sa ating topic na LDR or Long Distance Relationship. Kasi alam naman natin na napakahirap po talagang magkakaroon ng LDR. Ito talaga yung isa sa mahirap kung yung ating karelasyon ay nasa ibang bansa, nasa ibang lugar. Kasi nangangailangan talaga to ng pasensya, nangangailangan talaga to ng matinding upag-uunawaan sa isa't isa. Kaya ito yung mga bagay na dapat nating gawin para maging matagumpay pa rin ang ating LDR or Long Distance Relationship. Number one, consistency of communication. Ayun, ito talaga yung isa din sa importante pag tayo ay merong LDR or long distance relationship. Dapat talaga consistent din tayo sa ating pakikipag-usap, sa ating communication dun sa ating kapartner. Kahit nasaan man siya, nasa ibang bansa man or nasa ibang lugar lang, dapat talagang communication is one of the key for a successful relationship. So ito talaga yung isa sa mga key talaga kung paano tayo magkakaroon ng matagumpay na relasyon, lalong-lalo na itong LDR na tinatawag. Kasi nangangailangan talaga to ng matinding communication din, matinding pag-uunawaan. Kasi sa isang relasyon kasi na LDR kung tinatawag, ito lang talaga ang pwede nating maibigay. Itong consistency of communication. Kasi wala naman tayo bang maibigay. Hindi naman natin siya pwedeng ipagluto. Hindi naman natin mapaparamdam talaga sa kanya kung gaano natin siya kamahal kasi nga nasa malayo siya. So may papakita lang natin sa kanya yung ating pagmamahal, yung ating pag-aaruga through communication. So may papakita lang natin sa kanya na talagang nagki-care ka din talaga sa kanya sa araw-araw. So maraming paraan sa communication, may text, may call or video call. Kasi sa panahon ngayon, hindi naman talaga mahirap yung communication, lalong-lalo na itong text or call or kahit video call. Kasi nandiyan naman yung mga apps na pwede nating gamitin at huwag tayong magbigay talaga ng rason kung bakit hindi natin siya kakausapin. Kahit i-greet mo siya, sa pagising niya, makikita niya yung text mo, makikita niya yung greetings mo na good morning, tsaka magbibigay ka talaga ng time at oras. Kung meron kayong pinag-uusapang oras kung kailan kayo pwede mag-video call or kailan kayo pwedeng mag-call. So ayun, bibigyan mo talaga siya ng time kasi yun lang talaga ang pwede mong maibigay kasi nga malayo kayo. So para sa isang matagumpay na long distance relationship, dapat meron din talagang consistency of communication. Napaka-importante po talaga yan. Huwag kayong magbigay ng kahit anong reason na busy kayo, na kung ano pang ginagawa nyo. Kasi pag importante talaga sa inyo yung isang tao, kahit gaano tayo ka-busy, magbibigay tayo ng oras or maglalaan tayo ng oras para sa taong minamahal natin. Walang pero-pero, walang reason, talagang magbibigay tayo ng oras kasi yun lang ang pwede nating maibigay sa isang karelasyon natin na malayo sa atin. So huwag niyo pong kalimutan yung isa sa mga key paano tayo magkakaroon ng isang matagumpay na relasyon. So consistency of communication is one of the key for having a successful relationship. Kaya huwag niyo po yung kalimutan. So yun po yung ating number one. At yung number two naman ay
understanding. Ayun, ito talaga din ang isa sa mga key kung paano tayo magkakaroon ng isang successful at smooth relationship. Dapat talaga meron tayong pag-uunawaan kasi nga sobrang layo na nga natin sa ating mga karelasyon. Nandun na siya sa ibang bansa or nandun na siya sa ibang lugar tapos hindi pa kayo magkakaintindihan, wala talagang mangyayari. Ayun, iintindihin talaga natin as long as yung mga ginagawa naman doon, yung mga sinasabi naman sa'yo ay totoo, dapat talaga nating intindihin kasi nga lalong-lalo na kung nasa ibang bansa po siya. Magkaiba po ang ating oras sa ibang bansa. Hindi po tayo pareho ng oras. Kung nagtitext ka sa kanya or kung tumatawag ka nang hindi ka nare-replyan, sa gusto mong oras na replyan ka, intindihin mo kasi malay natin yung tao doon ay nagtatrabaho or malay natin kung natutulog siya. Tapos ikaw naman hindi mo naiintindihan kasi gusto mo pag tinitext mo siya or tinatawagan mo siya, sinasagot ka kaagad. Wag ganun. Dapat intindihin din natin na yung tao ay meron ding sariling buhay doon, meron ding sariling trabaho at meron din silang ibang oras. Kaya iintindihin natin, lalong-lalo na yung taga-ibang bansa talaga kasi iba kasi yung time natin doon, iba yung time zone natin sa kanila. Kaya iintindihin talaga natin ang sitwasyon din. Wag lang puro talaga tayong tayo-tayo na lang, napakaklingi at napaka-needy natin sa kanyang oras. Iintindihin din natin kung bakit niya yun nagawa. Lalong-lalo na kung yung ginagawa niya ay para naman sa future niyo, di ba? So, kailangan talagang matinding pag-uunawaan dito sa long-distance relationship kasi nga napakalayo niyo sa isa't isa at wala kayong pwedeng maibigay kasi nga napakalayo niyo, hindi niyo maparamdam sa kanya kung gaano niyo siya kamahal. So, sa pag-iintindi sa isang tao or sa isang karelasyon, dito niyo maipapakita na talagang mahal niyo yung isang tao kasi iniintindi niyo kahit anong sitwasyon. Lalong-lalo na kung ang lahat naman ang ginagawa niya ay para sa inyo. Kaya intindihin talaga natin, okay? So, yun po yung pangalawa natin. At yung pangatlo naman, ito yung pinaka-importante talaga sa lahat kahit sa ang relasyon. Kahit ma-long distance or kahit nandito lang sa tabi nyo yung inyong karelasyon, ito din po talaga ang isa sa mga importante. Ito yung trust. Ayun, ito talagang trust ang isa sa mga importante talagang dapat nating ibigay or maibigay sa ating isang karelasyon. Nandito man yan or ma-long distance relationship man yan. Lalong-lalo na sa isang long distance relationship kasi nga napakalayo talaga natin. Hindi natin alam kung talagang yung sinasabi ng isang tao or yung sinasabi ng ating karelasyon ay totoo. Ang kailangan lang talaga natin gawin dito ay paniwalaan at maniwala dun sa kanya. Kasi pag talagang mahal ka din ng isang tao, pag mahal ka din ng isang lalaki, sasabihin niya sa'yo yung totoo. Kaya ang talagang pwede lang din nating maibigay sa kanila is yung trust natin. So dapat meron talaga tayong trust sa isa't isa. Foundation po talaga yung trust sa isang magandang relasyon aside dun sa love. Kasi yung trust talaga, hindi kasi talaga yan pwedeng hingiin kung hindi ibibigay at ibibigay mo yan. Same kayo ng sitwasyon dun sa inyong karelasyon. Siya ay naniniwala din sa'yo. Siya ay nagbibigay din ng trust sa'yo. So, gawin mo din po yan. Vice versa lang po talaga. Magkakaroon kayo ng smooth relationship at matagumpay na relationship kung etong trust na to ay kasama dun sa foundation ng inyong pagmamahalan. Kaya gawin mo po talagang mga bagay na to para magiging matagumpay po ang ating relasyon, lalong-lalo na sa mga long-distance relationship. So, isa talaga to sa napaka-importante kaya huwag nyo po talagang kalimutan na yung trust natin ay binibigay talaga yan. Yung trust kasi talaga ay hindi po talaga yan nabibili at hindi po yan hinihingi. Kusa po talaga yung ibinibigay ng isang tao. Karelasyon man natin yan, kapamilya man, or ating mga kaibigan. Kaya yung trust, kung yan na po ay nawala, hindi na po talaga yan kayang ibalik dun sa dati. Kaya lalong-lalo na sa mga may karelasyon dyan na nasa labas, talagang pag-ingatan natin yung trust na binibigay ng ating karelasyon. At ikaw din naman, mag-trust ka din sa kanya. Ibigay mo din yung 100% trust mo sa kanya. As long as alam mo namang walang ginagawang masama yung iyong karelasyon dun sa ibang bansa or kung nasaan man siya, talagang ibibigay natin yung ating pagtitiwala sa isang lalaki or sa isang tao. Kasi nga, isa
talaga to sa foundation. Aside from love, understanding, communication, trust is one of the most important foundation dun sa magandang or dun sa isang successful or matagumpay na relationship. Kaya ibigay talaga natin to at huwag nating sayangin yung trust na ibibigay din ng lalaki sa atin. Tayo din, ibibigay din natin 100% yung trust sa kanya. Kasi walang ibang magbibigay nito kundi tayo lang. At makikita yan ng isang lalaki. Talagang nagtitiwala ka sa kanya. Talagang binibigay mo yung buong tiwala sa kanya. Kasi nga, kahit napakalayo nyo, kahit hindi kayo magkasama sa araw-araw, pero nandyan pa rin po yung trust na binibigay mo sa kanya. So yun po yung ating tatlong bagay na dapat nating gawin para magkakaroon tayo ng isang matagumpay na long distance relationship. So huwag niyo pong kalimutan yung consistency of communication, understanding, and trust. O diba, parang simple lang talagang pakinggan, pero mahirap po talaga yan, lalong-lalo na sa isang long distance relationship. Pero kaya natin yan, kaya nyo yan. Kung kayo man ay may long distance relationship ngayon, kayang-kaya nyo po yan. All you have to do is to trust the process. Kasi lahat naman ang ginagawa ng iyong partner, kung meron man kayong long distance relationship ngayon, lahat ng kanyang ginagawa ay para sa future nyo yan. Kaya pagtibayan nyo pa ang inyong loob at matinding pag-uunawaan talaga sa isa't isa para in the future magkakasama rin po kayo. Okay? So yun po mga ka-ideal, sana marami po kayong natutunan sa ating topic na naman ngayon. At kung meron po kayong madadagdag sa ating mga bagay kung paano talaga natin matatagpuan kumpayan ang isang LDR or long distance relationship, pwede nyo pong i-comment down below at idadagdag natin yan sa ating next video. At kung meron din po kayong suggestion kung anong gagawin natin or kung ano pa mang mga video ang gagawin natin, pwede nyo pong i-comment dyan sa baba at gagawin ko po next time. Kaya thank you so much sa inyong pagsama. Salamat po. Sana okay lang po ang lahat dyan and sana happy po tayong lahat. Maraming salamat po, and this is your Ate Jen saying bye for now. Mwah!